ceremonies of Balikatan 23, I'm honored to experience, to support, to celebrate the long-standing friendship, partnership, and alliance between the Republic of the Philippines and the United States. Our nations and our military forces share an Muling nagbabala ang China laban sa Pilipinas. Nagbabala ang China noong Miyerkules na ang lumalalim na alyansa sa seguridad sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat makapinsala sa seguridad at interest ng teritoryo nito at makialam sa matagal nang umuusok na alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Nang humingi na magkuminto sa mga pagsasanay sa pagkikipaglaban sa pagitan ng mga pwersang Amerikano at Filipino na nagsimula noong Martes sa Pilipinas, ang Embahada ng China sa Maynila noong Miyerkules ay naglabas ng pahayag ni Wing Wenbin, tagapagsalita ng Ministry ng Panlabas ng China, na nagsabi na ang naturang mga pagsasanay ay hindi dapat mag-target ng anumang ikatlong partido at dapat na nakakatulong sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Hindi sinabi ni Wang kung paano tutugon ng China kung mapagpasyahan ito na ang pakikipagtulungan sa seguridad ng US at Pilipinas ay nakakasakit sa mga pangunahing interes ng Beijing. Sa Washington, nagpulong ang US at Philippine Defense at Foreign Secretaries noong Martes para talakayin ang pagbuo ng siyam na kampong militar ng Pilipinas kung saan pinahintulutan ang mga pwersang Amerikano na manatili na walang katapusan sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. And so today we built on our work together during my recent visit to Manila and discussed plans to operationalize the four new Enhanced Defense Cooperation Agreement locations in Palawan and Northern Luzon. These sites will support combined training, exercises, and interoperability between our forces to ensure that we're even better prepared for future crises. Susuportahan ng mga site na ito ang pinagsamang pagsasanay sa pagsasanay at interoperability sa pagitan ng kanilang mga pwersa upang matiyak na mas handa sila para sa mga hinaharap na krisis, sabi ni Defense Secretary Lloyd Austin. Idinagdag niya na ang US ay naglalaan ng higit sa $100 million para magtayo ng infrastruktura sa mga site kung saan ilalagay ang mga Amerikano. Mariing tinutulan ng China ang kasunduang iyon na magbibigay daan sa mga pwersang Amerikano na magtatag ng mga military staging ground at surveillance outpost sa hilagang Pilipinas sa kabila ng dagat mula sa Taiwan Strait at kanlurang mga lalawigan ng Pilipinas na nakaharap sa pinagtatalo ng West Philippine Sea na halos inaangkin ng Beijing ang kabuuan nito batay sa makasaysayang batayan na pinagtatalo na ng Washington ang mga claim ng China. Sinabi ni Austin na tinalakay din niya sa kanyang katapat sa Pilipinas si Carlito Galvez ang paghahatid ng US na mga kinakailangang kagamitan sa pagtatanggol kabilang ang mga radar, unmanned aerial system, sasakyang panghimpapawid ng militar at mga coastal at air defense system sa Pilipinas sa susunod na 5 hanggang 10 taon sa ilalim ng isang roadmap ng tulong sa seguridad. Ang mga pagsasanay sa balikatan ngayong taon sa pagitan ng mga kalyado sa kasunduan ay ang pinakamalaki mula noong sinimulan ng 2 panig ang magkasanib na pagsasanay sa kahandaan sa pagkikipaglaban sa militar noong unang bahagi ng 1990s. Tatakbo sila hanggang April 28 at sangkot ang mahigit na 17,600 na mga Amerikano at Pilipinong tauhan at isang maliit na Australian contingent. Humigit kumulang 12 bansa kabilang ang Japan at India, ngunit hindi ang China ang nagpapadala ng mga tagamasid, sinabi ng mga organizer. Sa isang live fire drill na gagawin ng mga kalyado sa unang pagkakataon,
Lulubog ang mga pwersa ng US at Filipino ng isang barko sa karagatang sakop ng Pilipinas sa kanlurang lalawigan ng Zambales sa April 26 sa isang coordinated coastal artillery bombardment at airstrike. Ito ay sinabi ni Colonel Mikey Logico, isang Philippine spokesperson ng balikatan sa mga mamahayag nitong Martes. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigkas tungkol sa live fire drill at planong panuuri nito, sabi ni Logico. Sa Palawan, na nakaharap sa West Philippine Sea, ang mga pagsasanay ay magsasangkot ng mga pag-atake sa dalampasigan at muling pagbawi sa isang isla na nasamsam ng mga pwersa ng kaaway, sabi ni Logico. Si Pangulong Marcos, na nanungkulan noong Hunyo noong nakaraang taon, ay nagpalaki ng mas malapit na relasyon sa Washington kaysa kanyang hinalinhan na dating si Pangulong Rodrigo Duterte na madalas na bumatak sa mga patakaran sa seguridad ng US habang pinupuri ang China at Russia. Sinubukan ni Duterte na tanggalin ang isang pangunahing kasunduan sa pagtatanggol na magpipigil sa mga pwersang Amerikano na pumasok sa Pilipinas para sa malalaking pagsasanay sa digmaan, ngunit kalaunan ay umatras mula sa pagsisikap. Matatag na tinutulan ng mga makakaliwang aktivista at nasyonalista ang presensya ng militar ng Amerika sa Pilipinas, isang dating kolonya ng US kung saan nananatiling popular ang Amerika sa mga Pilipino batay sa mga independenteng butuhan. Ang Pilipinas ay nahuli sa isang inter-imperialist na tunggalian sa pagitan ng US at China, sabi ni Renato Reyes ng makakaliwang alyansa ng bayan. Ginagamit lang daw sila bilang isang footstool para sa projection ng kapangyarihan ng Amerika at provocation sa rehiyon. Ang mga drills ay ang pinakabagong pagpapakita ng firepower ng Amerika sa Asia habang pinalalakas ng Administrasyong Biden ang isang arko ng mga alyansa upang mas mahusay na kontrahin ng China. Kabilang ang isang posibilidad ng pagharap sa Taiwan, isang demokrasya sa isla na inaangkin ng Beijing bilang sarili nito. Kasabay nito ang pagsisikap ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos na ipagtanggol ang mga interes nito sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang mga isinasagawang drills na nagsimula noong unang bahagi ng 1990s ay magpapakita ng mga barkong panigma ng US fighter jet, Patriot missiles, HIMARS rocket launcher at anti-tank javelin ayon sa mga opisyal ng militar ng US at Pilipinas. Sa konklusyon, ang pagsasanay ng Pilipinas kasama ang US ay isang hakbang ng bansa para mapalawak at maranasan ang mga makabagong estratehiya at mga modernong kagamitan na dala ng US. At ito rin na isang paraan para mahasa sa kahandaan ang Pilipinas sa kahit anong kaganapan na maaring maranasan ng bansa. Ito rin na isang paraan para mapabuti ang mga depensa ng Pilipinas para sa mga kalaban. Ang pagkakaroon ng mga EDCA sites ay isa rin sa mga paraan para maging malakas ang depensa ng Pilipinas. Habang ang China ay nagbabala sa Pilipinas sa paglulunsad dito, ng balikatan exercise, tiniyak naman ng bansa na hindi ito makakaapekto at makakapinsala sa seguridad at interes ng teritoryo. Ang mga hakbang ng Pilipinas na ito ay isang tamang paraan upang mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Ano sa palagay niyo, mga kapatid? Please comment down below.